Kamustahin po natin ang sitwasyon sa mga barangay dyan sa paligid ng Malacanang. Nasa Mendiola ang kasama nating si Jose Carretero. Magandang morning, Tito Jokart. Kumusta ang sitwasyon ngayon? Magandang morning, Tito Johnson. Mabuti naman at hindi maulan dito ngayon sa may bahagi ng Mendiola. At alam mo, excited na nga yung mga residente sa mga barangay na nakatira sa paligid ng Malacanang Palace sa pag-upo ng bagong presidente ng bansa. Ang ilang mga residente ng barangay 829, bagamat wala na mga aktibidad na gagawin ngayong araw sa kanilang barangay, excited ang marinig ang sasabihin ng Pangulo sa kanyang inaugural address. Mag-aabang daw sila sa telebisyon para marinig ang pahayag ng sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Kanya-kanyang hiling naman ang mga ito sa bagong Pangulo. Isa sa mga hangad nila, matupad ng bagong Pangulo ang mga binitawan nitong pangako sa kampanya gaya ng mababang presyo ng bigas. Ito sir, kasi para mabago naman yung sitwasyon ng bayan natin. Yung mga salitang binitawan niya, ito pa rin niya sa mga tao. Ewan kung mangyayari yung ang bigas magiging 20. Nanabangan din namin niya na bago na rin mamalakad ang ating bansa eh. Sana yung mga pangako, totoo pa rin. Yung pagbaba ng mga presyohan ngayon ng bigas, ganoon lang naman eh. Ayon sa barangay kagawad na si Helen Aguilar ng barangay 829, bagamat wala naman sila gagawing aktibidad at hindi rin makakadalo sa inaugurasyon, tinututukan nila ang traffic dahil posibleng dumaan sa may Mendiola extension ang mga dadalo sa inaugurasyon. Simula kagabi, bawal na ang mga nakaparadang sasakyan sa kahabaan ng Mendiola extension. Ang mga tanod na mag-aano ng traffic, ganun, tsaka dito naman kasi sa amin talagang totally sumusunod kami sa ano na Malacanang eh. Yung walang masyadong ano dito eh. Walang masyadong problema kasi Prison 10 tsaka PSG madalas nagpo-foot patrol sa amin eh. Simula kanina ang alas 12 ng madaling araw, sarado na rin ang Mendiola Street. Sarado ito hanggang alas 11 mamayang gabi. Samantala dito sa harap ng Mendiola Peace Arch, magkakaroon ng People's Concert mamayang hapon na inorganisa ng mga taga-suporta ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Tito Johnson. Tito Jokart, dyan ba sa area ngayon ng Mendiola ay may mga sinyales na magkakaroon ng maagang kilos protesta at papayagan ba ang kilos protesta sa area ngayon? Nakausap natin, Tito Johnson, yung head ng security dito na magbabantay. Yun ang isa sa mga inaabangan nila dahil wala namang permisong binigay para makapagprotesta dito sa harap ng Mendiola, Tito Johnson. Pero nakahanda sila, mamaya aabot sa mahigit 600 ang mga pulis na ipapwesto dito sa bahaging ito ng Mendiola, Tito Johnson. Maraming salamat, Jose Carretero.